Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ang ika-89th anniversary celebration ng Office of the Vice President. Nagbigay si VP Sara ng maikling talumpati sa kanyang mga tauhan at para sa ating mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ang kanyang speech. In the Office of the Vice President, the continuing success of our agenda for social civic development through the Medical and Rural Assistance, PANSARAP Program, Libreng Sakay, You Can Be VP, Pagbabago a Million Learners and Trees Campaign will continue to propel our mission to serve no matter what adversity lies ahead. We press on in our mission to deliver responsive and accessible public service to the Filipino people, especially in the most underserved communities. Let the spirit of generosity and genuine public service inspire you to contribute your best for the benefit of our country and our people. There is no big or small role in our collective efforts towards building a stronger future for the Filipino citizenry. I trust you will remain dedicated and carry out your responsibilities with enthusiasm and excellence. Sama-sama nating lampasan ang anumang hamon na ating haharapin sa pagbuo ng mas matatag na sambayanan. Magsaulog kita uban ang pagpasalamat o positibo nga paglantaw sa umaabot. Dala ang atong hiniusang pagtuo o dedikasyon sa atong katungdanan sa pag-alagad, maningkamot kita alang sa mas maayong pagdumala o padayong pakigbisog alang sa patas nga katilingban, isip, suporta sa atong isig kataw nga nanginahanglan. And let me invite my colleagues in the office of the Vice President. The satellite offices will do their ceremonial Thanksgiving for the 89th anniversary of the OVP in the areas of Aklan, Masbate, Bukidnon, Hingoog, Cebu, Lanao del Sur, Hingoog, Lingayen, Ifugao, and NCR areas. So kung gusto niyo ng travel order, hingin lang kayo kay Norman to join the Thanksgiving activities for our 89th anniversary. Once again, a happy 89th founding anniversary to all of you. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. So, mabuhay ang ating VP Inday Sara, mabuhay ang Office of the Vice President. Okay, kakaiba itong OVP natin ngayon dahil for the first time, nagkaroon ng satellite offices. Yung mga nakarang administrasyon, nakarang VP, isa lang ang opisina nila, dyan lang sa Metro Manila. So, lahat ng Vice President may mga social programs. So, ang natutulungan lang, yun nandyan lang sa Metro Manila. Kakaiba ang ating VP Inday Sara. Kay siya lang ang nakaisip magkaroon ng satellite offices. So, yung binanggit niya kanina, ang matandaanan ko, Lanao del Sur, dito sa Mindanao eh. Bukidnon, Hingoog. I don't know kung existing pa, merong Tandag City, Surigao del Sur noon, at meron sa Cotabato. So, ang alam ko, lima dito sa Mindanao. So, yung mga satellite offices na yan, nalalapitan ng mga tao, humihingi, at nakakatulong ang Office of the Vice President. But then, ito na, dahil sa politika, by next year, nanganganib na
wala nang matulungan ang OBP. Dahil ang mga kongresista, tinanggalan nila o tinapyasan nila ang budget ng OBP ng 1.3 billion pesos. Social services lot ito, pagtulong. Tinanggal nila ang pundo sa OBP, itrinansfer sa DSWD, itrinansfer sa DOH. Ano bang gusto ng mga kongresista? Ang mga tao hindi na pwedeng makahingi ng tulong, anong ibibigay ng OBP? Grabe naman ang ating mga kongresista. Anyway, kapangyarihan ng mga kongresista, increase o decrease ang budget ng ahensya ng gobyerno. Grabe, sa DSWD nga, 39 billion ang isiningit na naman nila na akap ayuda. Ayuda alang sa kapos palad. 39 billion, ang laki. Hindi nakasama sa National Expenditure Program ng DSWD. Kailang biglang isiningit. Anong gagawin nila doon? 39 billion pesos. Ayuda na kine-question ng mga senador. Kaya, pagdating sa Senado, hindi nila ito isinama. So, ito na anong mangyari sa 39 billion. Anyway, balik tayo sa OBP. Good news po ang balita ngayon dahil nagsabi na si Senator Grace po, chairman sa Finance Committee sa Senado, na meron silang pinag-aralang pundo, 600 million, na pwedeng idagdag doon sa budget ng OBP. Okay? So, from 2.03 billion, tinapyasan ng mga kongresista, 733 million na lang. Ngayon, ang mga senador, merong nahanap na 600 million social services. Hinihintay na lang ang submission ng OBP, yung mga detalyado sa programa. Para pag nakita ng mga senador na totoo nga ang programa, ayun, magdagdag sila ng 600 million. Wow! Di ba? Ang gandang balita na hopefully, kung matuloy itong 600 million na idinagdag ng mga senador, hindi mag-close ang mga satellite offices. Kasi ang purpose ng satellite offices is magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya makita nyo itong ginawa ng Kongreso na pagtapyas sa Social Services Fund ng OBP, anti-poor. Ayaw nila. Kung sila, mga kongresista through DSWD, maligaya sila, mabilis pa sa Las Cuatro, magbigay ng ayuda, assistance. Oh. Name, what assistance? Ang daming assistance. Sila ang bida. Eh pagdating sa OBP, ayaw nila. Bakit ganyan? Pabaya na lang sana natin yan. Total, pera man ng taong bayan yan. Bakit nyo ipagkait sa OBP? Eh, natatakot pa kayo? Na lalong mapalapit ang taong bayan kay BP Sara? Natatakot ba kayo sa 2028? Tanong. Tatanungan lang naman. So, sana sa Bicameral Conference Committee, papayag ng mga kongresista yung panukala ng mga senador na dagdagan ng 600 million ang budget ng OBP para naman may pagpatuloy ang pagtulong ng opisina. Okay? Ano pa tungkol kay OBP? Ay, kay BP Sara, yung latest na panawagan o advice ng Pangulong Duterte sa kanyang anak na umalis ka na sa politika, Inday. Maghanap buhay ka na lang. Punta ka sa trabaho na may kapayapaan ka, hindi yan nang ginugulo ka. Kasi grabing panggugulo kay BP ngayon. Sumagot naman si BP, sabi niya na darating tayo dyan, tay, kailang I am answerable sa 32.3 million Pilipinos na bumoto sa akin. Ibig sabihin, hindi pa siya alis sa politika.
haharapin niya yung taong bayan, lalo na yung 32.3 million Pilipinos na nagtiwala sa kanya at paglilingkuran niya ang taong bayan despite itong mga panggigipit na ginagawa sa kanya ng mga kalaban nila sa politika. Mabuhay ang Bipin Daisara, Happy Anniversary Office of the Vice President.